kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, sa sandali ng katahimikan, ating isipin at pagnilayan ang ating mga nagawang kasalanan. Ihingi ng tawad ang mga ito upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming magampanan ang kasalukuyan ng pagpapakasakit ng aming poong mahal upang kami paging dabating magkamit nang ibinunga nitong kapatawaran sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siyan sa aki'y laging mag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang sa oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagkisikap, hindi nagtagumpay. Gayong ibinuos ko ang aking lakas, gayon may itinawala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipinanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang mga nangalat na mga Israelita at sila'y ibinalik sa bayang Israel. Binigyan na ko ng Panginoon ng karangalan. Sa kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin,
Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa'yo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tinulungan mo ako ngayong yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa amog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, o Diyos ko, ako'y paglaban. Sa kukunang mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo may tiwala na. Sa simula't mula pa, wala akong maisahang mag-iingat sa sarili, kunding tanging ikaw lamang. Kaya naman poon, pupurihin kita araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako iyon tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Hari namin Hesu Kristo. Masunurin kang Kordero. Sa katubo sa ng tao, hain sa krus ang buhay mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulumihan ang sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ng mga alagad. Hindi niya alam kung sino ang kaniyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, "Panginoon,
Sino po ba ang tinutukoy ninyo? Sumagot si Jesus, ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga. At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kaniya. Sinabi ni Jesus, gawin mo na ang gagawin mo. Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi, inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinagpalimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas, ay sinabi ni Jesus, ngayon'y mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak. At gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko sa mga Hudyo. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon? Tanong ni Pedro. Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo. Sumagot si Jesus, iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, makaikatlo mo akong itatatwa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ngayon po ay Martes ng Semana Santa. Patuloy tayong magnilay sa paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating poong Jesus Nazareno. Ang ating pong ebanghelyo ay nakatuon kay Pedro, kung saan hinulaan na ni Jesus na siya'y itatatwa nito sa kabila ng kaniyang pangako. Ang ebanghelyong ating napakinggan ay magdadala sa atin sa isang pananampalatayang ano ang pinanghahawakan ko para sa Diyos. Yung takbo ng ebanghelyo, nakalulungkot. Yun bang sa simula pa, inasahan na ni Jesus na may isang taong magkakanulo sa kaniya. Ipinakita sa ebanghelyo ang dalawang personalidad na kasama niya noong oras na iyon. Sa isang banda, parang napakadaling maunawaan.
Pero kung ating lalaliman at lalawakan ang pag-unawa, nakalulungkot tingnan at nakalulungkot isipin na ang kasama mo ay magkakanulo sa iyo at itatakwil ka ng tatlong beses. Habang ako po ay nagninilay sa Ebanghelyo, na-focus ako dun sa isang salita. Gabi na noon. Parang napakasimple, no? Gabi na noon. Hindi ito isang bagay na pagpapakita ng oras o panahon. Gabi na noon. Ito ay pagpapakita na sa kadiliman naroon ang kasamaan. Gabi na noon. Darkness, symbolizing evil and Satan. Sino ba ang gustong gumawa ng masasama? Diba yung mahilig sa dilim? Ayaw ng liwanag. Dahil gabi na noon, ang pagbigay ni Jesus ng isinawsaw na tinapay sa alak ay simboliko noong kanilang ritual na ginagawa na ibinibigay ang unang sawsaw ng tinapay sa alak sa pinakamahalagang bisita ng oras na iyon. Dahil alam ni Jesus na si Judas, ang anak ni Simon Iscariote, ang magkakanulo sa kaniya, kaya doon niya ibinigay at umalis si Judas. May apat po kasi na ritual yung Feast of the Unleavened Bread na kanilang ginagawa. Hindi lamang sila basta uupo, hindi lamang sila basta iinom ng alak o kakain ng tinapay. Mayroon po silang apat na ritual. The Cup of Sanctification ang una, magpapasalamat sa kanilang pagtitipon. The Cup of Blessing, babasbasan ng tinapay at kakainin. Ang alak ay lalagyan ng konting tubig at iyon ang unang iikot sa kanila. Ang susunod na iikot is the cup of forgiveness, alak na nilagyan ng mapait na herbs, pagsisimbolo ng sa kabila ng kasalanan ng tao, mayroong pagliligtas na ginagawa ang Diyos. At ang pang-apat is the cup of acceptance o pagtanggap. Ang iinumin ko bang alak ay kaya din yung inumin. Ang pag-inom ko sa kopa ay kaya nyo bang gawin? Because cup symbolizes suffering. Cup symbolizes offering of oneself. Kaya nga ganun na lamang ang gusto ni Pedro. Kahit saan po kayo pumunta, ang paroroonan ninyo, iaalay ko ang buhay ko. Napakagandang pakinggan. Pero kaya niya rin bang uminom sa kopa na ininuman ni Jesus? Sa atin pong pagninilay, ngayong Martes ng Semana Santa, tayo ay pinapipili. Sinong pipiliin niyo sa harapan ni Jesus? Si Pedro, na kahit hindi niya alam ang kaniyang sinasabi,
ay nagpakita na kahit saan ka pumunta, ako ay pupunta. Ang paroroonan mo ay paroroonan ko din. Pero nangangakong hindi tinutupad. Diba? Ganun si Pedro, ganun din tayo eh. Lord, magsisimba ako araw-araw. Umulan, hindi na nagsimba kasi mababasa. Napakasimple, pero yung mga pangakong binitawan sa Diyos, hindi kayang tuparin. Nagmamagaling ang tawag doon. O isa tayong Judas, kasakasama nating kumain ng Diyos sa kaniyang banal na hapag at tinapay. Tingnan ninyo, hindi pa tapos ang misa, umaalis na Judas. Kaya tingnan ninyo yung katabi nyo. Baka hindi pa tapos ang misa, umaalis na. O diba? Alam mo, simple lang oh. Pero sa ating buhay, bilang Kristiyano, ang daming Judas. Pagkatapos maranasan ang awa at pag-ibig ng Diyos, kakalimutan na ang pinanggalingan. Meron pa nga, hinahamon ng Diyos eh, di ba? Lord, patamain mo lang ako sa loto. Ibibigay ko ang kalahati ng napanalunan ko. Siya yung magdidikta sa Diyos. Patamain mo lang ako. Bibigyan kita. Hindi kailangan ng Diyos yan. Judas. Isang realidad na sa ating pagninilay ng kaniyang buhay, kamatayan at pagkabuhay, tayo rin ay dinadala ng Diyos sa katotohanan ng ating paglalakbay na kahit na kasama natin ang Diyos, tayo din ay Pedro, pero mas malamang tayo ay Judas. Ako Judas din ako eh. Minsan Pedro din ako. Pero nagbibigay ito sa akin ng aral na sa kabila ng ating kahinaan at kasalanan, ang Diyos ay nananatiling tapat sa ating adhika at buhay. Sana po sa mga susunod na araw, makita ng Diyos sa ating puso kung ano ang pinaka mahalaga. Sana po sa mga susunod na araw, makita nating mas sumusunod tayo sa Diyos kesa siya ay ating iiwanan. Sana po sa mga susunod na araw, mas makita natin ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Mag-swimming po kayo. Mag-tour kayo. Mamasyal kayo sa mahal na araw. Total, wala namang kayong pinakikinggan kung hindi sarili ninyo. I challenge you, let us not challenge God. Huwag nating subukan ng Diyos ang pagmamahal, ang awa, pagmamalasakit na ipinapakita ng Diyos sa atin ay nakikita natin sa pagninilay ng kaniyang buhay ngayong mga mahal na araw.
Mahal na araw, kaya tinawag nating mahal dahil mahal na mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Pagmamahal na walang katapusan. Huwag po nating sayangin. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, buong kababaang loob na idulog natin ang ating mga kahilingan sa Panginoon habang laging inaalala ang paghihirap ng kaniyang tiniis para sa ating kaligtasan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ipinagkanulo ng kanilang mga kaibigan naway hindi magkimkim ng hinanakit, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga makasalanan naway hindi panghinaan ng loob, bagkos maghangad ng kapatawaran sa pamamagitan ng sakramento ng pagkukumpisal, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa naway magkaroon ng lakas upang tiisin ang kanilang mga pasanin sa buhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway iugnay ang kanilang paghihirap kay Kristo upang maranasan nila ang kapayapaan ng loob, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, sa iyong karunungan ay hinayaan mong magdusang iyong anak para sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong angkan na ginawa mong magkakasalo sa paghahain banal. Ipagkaloob mong ang kaganapan nito ay aming makamtan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Nababanaaga na namin ang pagdiriwang sa kaniyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kaniyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib
sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang Diyos na nakaaalam kung ano ang laman ng puso ng bawat isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Abang alipin
Tapos na landasin, galak ay akin, hapis ay di pansin ang iyong naisin, siyang susundin. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumulog sa iyo at nakikiusap pagbigyan sa kahilingan naming ang piging mong bigay ay maging pagsasalo nawa namin sa iyong walang maliw na buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.